Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita? WB muli at yun tayo muli dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Pinoy News TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita. Naku po, Robin Pinalamon, ebidensya, winasak, pinado, FPRRD, PBBM, sinampulan si Robin Kumampi sa China. At yung play na natin, yung lalaman ito. Si Robin Padilla po, senador po yan ang Republika ng Pilipinas. Eh. Pero tingnan na ninyo, anong tingin ninyo sa kanyang mga tanong? Yun na. Di ba? Halata na pro-China. Yun ang aking analysis at opinion. Halatang halata si Padilla, Senador Padilla, pro-China, anti-America. Mm-hmm. Pangalawa, kulang na kulang dun sa mga kaalaman tungkol sa ano ba ang meron sa West Philippines? Ano ba ang relasyon ng Pilipinas sa Amerika? Mm-hmm. Ito, isa-isahin natin. Para ko sa inyong kaalaman. Kasi talaga pong senador po yan eh. Wala tayong magagawa. Senador na Republika. Ay, bakit ganyan? Ganito. Tinatanong niya bakit merong U.S. Navy sa West Philippine Sea. Mm-hmm. Alam niyo, ang issue sa West Philippine Sea at South China Sea hindi nagkakalayo. Ang South China Sea, isa lang ang Pilipinas na nagkiklaim dyan. Marami mga bansa sa Asia ang nagkiklaim dyan. Japan, Taiwan, Vietnam, Indonesia, kung sino-sino. Marami pa ho. Brunei, kung ano pa. Marami. South China Sea. West Philippines yung pinag-usapan, exclusive economic zone ng ating bansa. Ating yan. Okay? Mm-hmm. Ngayon, eto na, para maintindihan, Senador, o yung mga followers, supporters ni Senador, pakirelay na lang sa kanina kay Senador, baka hindi niya alam. Ang ipinagla, ang issue rito, maritime security. Nakipag-alyado na sa Pilipinas, ang Amerika, ang Japan, Australia, at European Union. Kasi maritime security ang issue dito. Hindi lang yung mga bansa, pati mga bansa dito sa Asia, hindi lang Japan, Taiwan, nakikisa kasi maritime security. Mm-hmm. Di ba? Ang purpose dyan, mabantayan yung karagatan. At ang isa pa rin itong issue, baka senador hindi mo alam, at ito ang pinaglalaban ng maraming bansa sa mundo, pre-navigation. Mm-hmm. Okay, alam mo ba yung pre-navigation? Yan ang pinaglalaban ng Amerika at ng malaking bansa sa buong mundo dahil ang South China Sea, West Philippine Sea, especially ang South China Sea, yan ang pinaka-highway kung sa kalye. Yan ang daanan ng maraming barko na nag-deliver ng mga kargamento, ng mga pagkain at lahat ng kalakal sa iba-ibang panig ng mundo. Okay? So kung yan ay makukuha ng China, definitely pagbabawalan na ang maraming bansa. Ang mga barko, international vessel na dumaan sa South China Sea kasi ang piling nila kanila yan. Iyan ang ipinaglalaban ng Amerika, ng European Union, ng Canada, ng Australia, ng Japan. In other words, ang matitinong bansa sa mundo. Mr. Padilla, alam mo ba yon? Mukhang hindi. Okay. So dalawang issue na yan. Maritime security at saka freedom of navigation. Dalawang issue yan. Mukhang hindi mo nabanggit yun. Hindi mo yata alam. Galit ka dahil bakit ang meron daw third party na. Galit ka bakit nakikialam yung Amerika. Ay, ang Amerika naman, sinabi na nga ng military at ng Coast Guard, nandun ang military, ano to yung US Navy, hindi naman ho panggera yung US Navy na nandun eh. Yun ay monitoring lang, hindi yun eroplanong panggera. Monitoring lang nila dahil kanilang ang gustong bantayan yung maritime security at yung pre-navigation. At binabantayan yung kasama yung West Philippine Sea kasi katabi ng South China Sea. At kaalyado natin ang bansa, dinidiin na nga ni Professor Batong Bakal eh, meron tayong Mutual Defense Treaty. Alam din ni Senator Padilla yun eh. Pero bakit hindi niya maintindihan na bakit nandun ang Amerika? Ito yung para sa aking panaw, aking opinion, nakakabubong galaw eh. Alam mo sabi niya? 6 na taon. 6 years. Wala naman tayong ganyan. Eh sinabi na nga ni Batong Bakal, 2004 pa yata yun, 2014. Meron ng pag-aangkin ang China dyan sa lugar na yan. Nagtayo na nga ng artificial island. Di ba? Anim na taon, pinagmamalaki niya. Nung panahon ni Digong, walang ganyan. Mm-hmm. Grabe ka naman, Padilla, Senador. Sado ka naman, Duterte. Eh, nung panahon ni Duterte, meron ng ganyan. Tahimik lang si Duterte kasi kaibigan niya ang China. Pangalawa, hindi pa masyadong agresibo ang China, no? Hindi katulad ngayon.
na hinaharang na yung nagdi-deliver ng pagkain sa mga sundalo sa BRP. Sierra Madre, Senador Padilla, hindi mo ba alam yon? Grabe na yung harassment. May water cannon, mayroong halos magbanggain na yung ating barko. Talagang lahat pinagbabawalan tayo. Humigpit ngayon. Tapos ang gusto mo, nung nakaraang 6 na taon daw, walang ganyan. Bakit ngayon ganun? Eh, iba nga ngayon eh. Agresibo nga ang China. Masyado. Nakita mo nga, meron na nga silang 2013 map 10 dash line na tinututulan ng matitinong Pilipino. Ikaw ba, Senador Padilla, hindi mo ba alam yun? Grabe ka naman. Eh, kahapon ako nakikinig eh. Natutuwang nanlulumo ako eh. Mm-hmm. Alam mo yung nanlulumo? Nanghihina ako. Parang nakawalan ako ng... Parang tinatanong ko sa sarili kong, ganito ba yung ating senador ng Republika ng Pilipinas? Mm-hmm. Di ba pag senador ka ng Republika ng Pilipinas, national interest ng bansa, national yung scope mo, national yung alam mo. Eh ganito yung tanong, paulit-ulit, pinagmamalaki mo yung 6 na taon. Mm-hmm. Hindi mo lang masabi, yung 6 na taon, yung si Duterte yun. Wala daw ganyan. Eh, hindi mo ba alam na dami nang nangyari? At iba ang nangyari noon kaysa nangyayari ngayon. Inaagawa na tayo, senador. Meron nga mutual defense treaty. Alam mo ba kung ano naman ang mutual defense treaty, Mr. Senador? Ang Amerika, sakalang gagalaw pag tayo ay nag-request sa kanila na ng suporta. Yung galaw ng American yan, voluntary pa lang yan. Because ang kanilang pinapangalagaan, maritime security at freedom of navigation. Mm-hmm. Yung pa lang yun. Dahil ang Amerika, hindi naman pwede tuluyang makialam dyan ng, sa issue ng Pilipinas kasi hindi pa tayo nag-request. Sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, kailangan pa natin mag-request para bago tayo tulungan ng Amerika. Para sa inyong kalaman, kasi yung iba dyan, ang comment eh, oh, eh inaapi na nga tayo ng China, hindi pa tinutulungan tayo ng Amerika. Bakit? Nag-request na ba tayo? Mm-hmm. Hindi pa. Kaya nga hindi nag-request eh. Na kaya nga hindi tumutulong sila, hindi nag-request. So, ayun. Tama, 2014, kung di ako nakakamali, 2014, panahon pa ni Pinoy, nung magkaroon po dyan ng pagtatayo ng mga artificial island. Yun. So mula noon, tumindi na nang tumindi at ngayon tumitindi pa ang panghimasok ng China sa atin. Eh bakit naman, Senador, ganyan ang mga tanong mo? Bakit naman ganyan ang alam mo? O pat alam mo, mayroon pang isang porsyo dyan na hindi ko na pinarinig sa inyo. Yung tungkol sa Coast Guard. Ha? Pinipilit niya ang, kung ano daw ang magagawa ng Coast Guard. Ano daw, ang Coast Guard daw ay civilian lang. Oo. Ulit-ulit din sinabi ng Coast Guard, oo, civilian kami, pero kami mayroong obligasyon. Katay up kami ng Armed Forces of the Philippines. Kahit kami under ng Department of Transportation, pero kami ay katay up ng Navy in case na may kailangan ng ating national government, tutulong sila. Mm-hmm. Eh, pero sinasabi, hindi, patrol lang kayo, kayo ay civilian. Hindi ko maintindihan. My goodness. Again, senador yan ng Pilipinas. Tapos pinagmamalaki pa, nagpunta na daw siya doon. Alam mo, eh, yung senador, nung magpunta ka doon sa West Philippines, sinasabi mo, hindi pa ganyang kainit. Matagal ka na nagpunta ron eh. Eh, pinagmamalaki mo, nagpunta ka doon, hindi ka daw hinarang, ganun-ganun sinasabi niya. Eh, subukan mo ngayon magpunta kayo doon kung hindi ka harangin. Alam niyo, pagdating po sa national security, international, national at international security, ang mga otoridad ang merong say, merong karapatang kung ano ang kailang gagawin. Hindi politiko, hindi media, hindi social media. Tayong mga mamamayang Pilipino, susunod lang sa policy ng Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines. Sino Commander-in-Chief? Ang Pangulo ng Bansa. Ganun lang po. Ang daming hindi alam ni Senador Padilla, nakakalungkot. Sino bang mga advisor nito? Sino bang legal advisor nito? Sino bang political advisor nito? Sino bang consultant nito? Awawa naman yung senador na yan. Ang daming hindi alam. Tapos bumabangka sa public hearing. Lutang na lutang tuloy ngayon kung hanggang saan siya. O walang personal lang, pero senador ka eh. Alam ka namang pagtakpan ko ang iyong ginagawa. Ay senador ka ng Republika. Mm-hmm. Ay ikaw yung At ito nga mga kabalita natin, yung ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan na kung saan. Ito nga yung patungkol nga kay Senator Robin Padilla. At ilang nga ba daw umano rito mga kabalita natin, eh talagang hindi daw nauunawaan ni Senator Robin Padilla ang nais na ipahayag o ipahiwatig syempre ng ating mga bantay-dagat o ng ating mga hukbo dyan sa West Philippine Sea, na tila nga ba yung pag-question niya rito
eh hindi niya maunawaan yung nangyayari diyan sa West Philippine Sea o diyan nga sa karagatang pinagtatalunan na kung saan yung patungkol nga sa maritime law na hindi niya nga daw lubos maunawaan ito kung bakit nagagamit ito ngayon dito nga sa West Philippine Sea. At syempre yung pre-navigation nga mga kabalita natin na ipinaglalaban nga ng iba't ibang bansa nga kagaya na lamang ng US, Japan at syempre ng Australia at yung iba pang kalyado natin mga kabalita natin na yan ang tinitignan dyan sa karagatan nga mga kabalita natin na hindi nga talaga maintindihan ni Senator Robin Padilla at talagang marami pa daw umanong hindi alam dito nga patungkol nga sa karagatan natin mga kabalita natin na ang sinisiksik niya yung pagpunta niya daw umano dyan sa karagatan dyan na talagang gamit lamang yung bangka no mga kabalita natin na umano'y hindi daw siya inaras o walang nangyayaring pangaharas nung nagpunta siya dyan mga kabalita natin na dito nga tila nga ba na iba na nga daw ang sitwasyon ngayon sa sinasaad ni Senator Robin Padilla na hindi niya nga maunawaan ito na talagang ngayon tila nga ba itong China agresibo na talagang kunin at talagang sakupin yung ating teritoryo na dito nga yung pag-question niya rin sa aeroplano nga ng US na talagang nga tila nga ba nagmamatsyag o nagbabantay sa mga hakbang o galaw nga ng bansang China o yung mga barko nga ng China tila nga ba hindi nga maunawaan ito ni Senator Robin Padilla na meron tayong mutual defense treaty nga na anytime na may gawin ngang hindi maganda itong mga checkwang to, itong China ay gagalaw at pwede nga makialam itong US nga mga kabalita natin. At ito yung tila nga ba ngayon na talagang hindi maunawaan na hindi talaga lubos na iintindihan ng Senator Robin Padilla at dito nga ay talagang umuulan ng samot-saring komento patungkol sa kanya at tila nga ba yung pagkanlong dito sa mga checkwang to ay nagiging saklaw tuloy niya mga kabalita natin dahil sa kanyang mga pahayag na tila nga ba may mga sablay at talagang sablay mga kabalita natin. At dito nga mga kabalita natin yung patungkol nga rin sa galawan ng mga checkwang to ay talagang hindi mapunto o hindi talaga maunawaan ni Senator Robin Padilla na talagang itong China nagmamalabis na dyan sa karagatan na pinagtatalunan nga o sa kanilang mga ginagawa sumusobra na nga na maabot na sa punto nga pambubomba ng tubig, panlilaser at tila nga ba yung nais banggain yung ating mga barko o yung mga bangkang naghahatid lamang ng mga resupply mission dyan sa Ayungin Sol o dyan sa sinadsad nating barko na BRP Sierra Madre nga mga kabalita natin na umano'y dito si Senator Robin Padilla tila nga ba nais niya talagang alisin na talagang tanggalin yung mga prehensya nga ng US na ginagawa nitong tulong para sa atin. Yan ang nais tanggalin ito ni Senator Robin Padilla na pininindigan niya talaga. At dito nga yung sama-sama ngang ginagawa nga ngayon ng ating bansa, katuwang syempre yung ating mga kaalyado, tila nga ba ngayon hindi niya ito mabigyan ng komento patungkol nga sa pagpapaalis ng mga kaalyado natin na talagang sama-sama naglalakbay o talagang nag-iinsayo dyan sa ating karagatan nga na pinagtatalunan nga na ngayon talagang gustong masolo nitong mga checkwang to. Na itong ang si Senator Robin Padilla ngayon na napupulaan dahil sa mga maling pahayag o maling pananaw na ibinibigay nga daw dyan no, sa Senado at na bumabangka daw umano to na wala man lang daw talagang daladalang karunungan ukol nga dyan no, sa nangyayari dyan sa karagatan nga mga kabalita natin na dito nga yan ang sinasaad ni Mike Abe sa kanyang mga pahayag no. At yung iba pang mga patungkol ng mga pahayag at balita dyan. At kayo na lang bahala mag-komento sa ibaba nang nais nyong i-komento patungkol dyan. At yun mali, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Pinoy News TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito mo lang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.